Kahapon po, ito po ang ating weather update. Ngayong araw, July 28, 2021. Kung mapapansin niyo po na meron pong makakapal na kaulapan pa rin na nakakaapekto sa ating bansa, ito po yung ating habagat. At meron po tayong namataan na dalawang low pressure area. Dito po yan sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So kung mapapansin nga po natin na tuloy-tuloy po na posibleng makaranas ng mga pag-ulan ang ating bansa. Check naman natin dito sa may JMA, sa kanilang infrared image. Kung mapapansin nga natin, meron pa rin po tayong mga kaulapan na posibleng makapagpaulan dito po sa malaking bahagi ng southern Luzon at dito po sa northern Luzon. Kung mapapansin niyo po, posible pong makaranas ng mga pag-ulan dito po sa may Ilocos Region, sa may Batanes, Babuyan Islands, sa may Apayao, Benguet, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Makikita nyo nga po dito sa ating infrared image 3 na meron pong malalakas na pag-ulan na posible pong maranasan dyan. Posible po dyan yung mga pagbaha at yung pagguho ng lupa. Kaya ingat po yung mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar. Dito naman po, occasional rain na posible pong maranasan sa may Metro Manila, rest of Cagayan Valley, rest of Cordillera, rest of Central Luzon, CALABARZON, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Palawan, including Cuyo and Calamian Islands, Antique and Aklan. Posible po silang makaranas ng mga pagbaha at paminsan-minsan may kalakasan na pag-ulan. Dito naman po sa may parte ng Mindanao, magiging party cloudy sky lang po tayo dyan at posible po tayo makaranas ng mga isolated rain shower. Ito nga po nga dalawang low pressure area na ating binabantayan. Check natin yung kanilang mga possible scenario sa advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast by July 29. Kung mapapansin natin, halos malulusaw yung isang low pressure area. Yung isang low pressure area po dito sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility ang posibleng mag-intensify into tropical depression. Pagdating nga po yan ng alas 12 ng tanghali ng 29, kung mapapansin nga natin, nag-intensify po yung ating low pressure area dito. At yung isang low pressure area sa silangan ng Taiwan ay mawawala rin po yan agad. Pagdating naman po ng July 30, ito po yung kanyang next possible scenario. Dito nga po ay posible pong mag-intensify into tropical depression. Ito nga po ang low pressure area na nakita natin dito sa labas ng ating FAR. Pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali ng July 30, dito nga po ay isa na po siyang ganap na tropical depression. At meron po tayong isang circulation na nakikita ulit dito sa may parte ng Taipei, Taiwan. At makakaranas pa rin po yung ating bansa ng ating habagat. Dahil nga po yan, kung mapapansin nyo, hinihila po yan itong isang posibleng bagyo sa labas ng bansa. July 31, next possible scenario nga po natin. Kung mapapansin nga po natin, medyo magiging maganda ang lagay ng panahon, may hinang pag-ulan ang posible nating maranasan. Pagdating naman po ng tanghali ng July 31, posible po tayong makaranas na ng mga pag-ulan dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon at Southern Luzon. At pagdating naman po ng August 1, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin nyo, meron na naman po tayong isa pang posibleng low pressure area na mabuo rito sa may labas ulit ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng alas 12 ng August 1, kung mapapansin nga po natin na posible po maging isang tropical depression or mahinang bagyo yung isang low pressure area ulit na nabuo dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung mapapansin nyo, meron tayong posibleng low pressure area dito po sa parte ulit ng Taiwan. August 2, next possible scenario nga po natin. Ayan po kung mapapansin natin. By August 2, posible nga po na magkaroon tayo ng bagyo. Dito nga po yan ulit sa may parte naman ng Taipei, Taiwan. At ito nga po kung mapapansin natin, yung isang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At yan po ay magpapalakas ulit ng ating hanging habagat na posible pong magpaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pagdating naman po ng August 2 ng tanghali ng alas 12, ayan po ang ating magiging posibleng scenario.
Posible po tayo makaranas ulit ng mga pag-ulan at makapapansin nga natin dalawang bagyo po ulit yung nakapaligid sa ating Philippine Area of Responsibility. August 3, ito po yung ating next possible scenario. Ito nga po ay posible pong maging isang tropical storm hanggang severe tropical storm itong nasabing bagyo dito po sa pagitan ng Taiwan at ng China. Pagdating naman po ng August 4, ito po yung ating next possible scenario kung mapapansin natin. Malalakas na pag-ulan, posible pong maranasan ng ating bansa dahil po yan pa rin sa habagat at yung dalawang bagyo na umiiral dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na nagpapalakas po no, sa ating hanging habagat. Sa ngayon po, ito lang po ang ating available data. Manatili po tayo nakatutok sa ating weather update para malaman po natin yung mga next possible scenario sa ating advanced weather forecast para malaman po natin ano, kung ano po yung mga posibleng mangyari sa mga susunod na araw. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.